их главного на самом деле с точки зрения экономической. Galit si Russian Vladimir Putin sa ginawa ng Amerika sa pag-deploy ng missile sa Pilipinas at Denmark. Dahil daw sa ginawang ito ng Amerika, posibleng tumindi ang banta ng nuclear war sa mga bansang nagpaparami ng nuclear bomb. Plano na daw ng Moscow, Russia, na gumawa ulit ng mga ipinagbabawal na ballistic missiles. Kahit gaano pa ito karami, malakas ang loob ng Russia na gawin ang pagpaparami ng ballistic missile dahil Amerika naman daw ang nanguna at nag-deploy pa nga raw dito sa Pilipinas at sa Denmark. Anong missile ang sinasabi ni Putin na nasa Pilipinas? Anong kasunduan ang nilabag umano ng Amerika na ikinagalit ng Russia? At bakit biglang bumisita kamakailan si Russian President Vladimir Putin kay Kim Jong-un ng North Korea? Ano ang kanilang hidden agenda laban sa Amerika? Yan ang ating aalamin. Sisimulan ulit ng Russia ang production and deployment ng short-range at intermediate-range ballistic missiles na pwedeng kargahan ng nuclear weapon. Kahit matagal na daw silang tumigil sa paggawa ng mapaminsalang armas, ayon kay Russian President Vladimir Putin, kailangan nilang gumawa ulit ng matitinding armas. Dahil hindi naman daw tumupad sa kasunduan nila ang Amerika, na nagsimula na ring mag-deploy ng naturang missile sa Denmark at dito sa Pilipinas. Ang tinutukoy na missile ni Putin ay ang Typhoon Mid-Range Capability Missile System na pinadala ng US Army sa Luzon noong Abril para sa Salaknib Exercise ng Philippine and US Army. Ayon kay Putin, hindi siya sigurado kung nasa Pilipinas pa o inalis na ang missile na ito. Pero sa ilalim ng 1987 Intermediate Range Nuclear Forces o INF Treaty, nagkasundo kasi noon ang Amerika at ang dating Soviet Union na ngayon ay Russia, nasirain at huwag nang gumawa ng mga missile na may range ng 500 hanggang 5,500 kilometer. Ginawa ito noon para maiwasan ang banta ng nuclear war. Kaya ganoon na lang ang paninita at himutok ng leader ng Russia dahil may range na mahigit 1,000 kilometer ang Typhoon missile na nasa Pilipinas na violation dapat sa INF Treaty. Yun nga lang, para sa America 2018 pa daw sila nag-withdraw sa kasunduan dahil sa alegasyon din nila na Russia daw ang unang nag-develop ng mga ban na missiles. Bagay na ilang beses na ring pinabulaan ng Moscow, Russia. Samantalang ang Denmark naman ay pumalag sa akusasyon ni President Vladimir Putin. Ayon sa Denmark, wala raw dinideploy na missile ang Amerika sa kanilang bansa. Ayon naman sa panig ng ating AFP o Armed Forces of the Philippines, tumanggi silang kumpirmahin kung wala na o kung nasa Pilipinas pa ang dineploy ng missile ng Amerika. Ang US Embassy naman sinabing Washington DC na raw ang dapat sumagot sa isyung ito. Ang alitan sa pagitan ng Russia at Amerika ay may malalim na ugat na nagmula sa kanilang magkaibang ideolohiya at interes. Narito ang isang buod pero detalyadong paliwanag tungkol sa kanilang alitan noon at ngayon, ang matinding alitan ng Amerika at Russia. Ito ay nag-ugat pa sa panahon ng Cold War mula 1947 hanggang 1991. Ang alitan noong Cold War sa dalawang bansang ito ay nagmula sa ideolohikal na pagkakaiba. Ang Amerika ay kapitalismo at demokrasya, samantalang ang Russia, dating Unyong Soviet, ay kumakatawan sa komunismo. Nuclear arms race. Noon pa man ay pareho ng may tensyon sa pagpaparami at pagpapalakasan sa sandatang nuklear ang dalawang bansa na nagresulta ng takot at mutual assured destruction. Russia noon at Amerika ay hindi naman direktang naglaban, pero sila ang sumuporta sa mga digmaang naganap noon sa iba't ibang bahagi ng mundo tulad ng Korea, Vietnam, Afghanistan at iba pang lugar. Ang Cold War ay kilala rin sa mga aktibidad ng espiya at kontra-espiya sa pagitan ng KGB ng Unyong Soviet at CIA ng Amerika. Ang pagpapagalingan ng dalawang bansang ito ay naging simbolo rin ng kanilang tunggalian sa larangan ng siyensya at teknolohiya, partikular na sa paggalugad sa kalawakan at buwan. Resulta ng matapos ang Cold War mula 1991 hanggang kasalukuyan, pagbagsak ng Unyong Soviet. Noong 1991, bumagsak ang Unyong Soviet na nagdulot ng pagbabago sa balanse ng kapangyarihan. Ang Russia bilang kapalit ay dumanas ng mga pagbabago sa ekonomiya at politika. Pagsali ng mga dating Soviet na bansa sa NATO. Ang pagsali ng mga dating miyembro ng Unyong Soviet at iba pang mga bansa sa Europa sa NATO ay itinuturing ng Russia bilang banta sa kanilang seguridad. Kaya nagresulta na rin ito ng mga krisis sa Georgia at ang walang tigil na digmaan ngayon sa Ukraine.
Sa modernong panahon, naging bahagi na rin ng kanilang away ang cyber attacks at disinformation campaigns. Ang alyansa ni Kim Jong-un ng North Korea, Vladimir Putin ng Russia, at Xi Jinping ng China. Ang tatlong leader ay nagkakaisa sa kanilang layunin na labanan ang dominasyon ng Estados Unidos at iba pang Western countries. Sila ay may magkakatulad na interes sa pagbuo ng isang multipolar na mundo. Ang Russia at China ay parehong sinusubukan na palakasin ang kanilang presensya at impluensya sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo na sa rehiyong Asya-Pasipiko, kung saan may malaking papel naman ang North Korea. Ang China ang pangunahing kaalyado at trading partner ng North Korea, habang ang Russia naman ay naglalayong palakasin ang kanilang ekonomiyang relasyon sa North Korea sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga produkto at teknolohiya. Ang North Korea ay mahalaga para sa China bilang buffer state laban sa impluensya ng Amerika sa rehiyon, habang ang Russia ay interesado rin sa strategic na lokasyon ng North Korea. Military collaboration. Ang Russia at China ay nagbibigay ng iba't ibang uri ng suporta sa militar at teknolohiya sa North Korea. Ito ay nagpapalakas sa kanilang kakayahang magtanggol at magpatuloy sa kanilang mga programang nuklear at missile sa kabila ng mga internasyonal na sanksyon at kritisismo. Bagaman may pagkakaiba-iba sa kanilang ideolohiya, pareho lamang silang authoritarianism at mga komunismo na handang magtulungan. Noong June 2024 nga, bumisita si Pangulong Vladimir Putin ng Russia sa North Korea. Ang kanyang pagbisita ay naglalayong palakasin pa ang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa sa harap ng tumitinding tensyon sa Estados Unidos at iba pang bansa sa kanluran. Isa pa sa mga pangunahing layunin ng pagbisita ni Putin ay upang talakayin ang kooperasyon laban sa mga parusang ipinataw ng US at kanluran. Naghahanap ang Russia at North Korea ng mga paraan upang palakasin ang kanilang ekonomiya sa kabila ng mga internasyonal na restriksyon. Binanggit ni Putin na ang North Korea ay nagbibigay ng mahalagang suporta sa mga aksyon ng Russia sa Ukraine. At kapalit nito, maaaring magbigay ang Russia ng teknolohiya at ekonomiyang tulong sa North Korea, lalo na sa kanilang mga programang nuclear at missile. Bukod sa mga isyong pang-ekonomiya at militar, ang pagbisita ni Putin ay nagpapakita rin ng isang mas malalim na layunin na magtatag ng isang multipolar world order na batay sa hustisya at paggalang sa soberanya ng bawat bansa na ayon sa kanya ay inaasam ng Russia at North Korea. Ano ang masasabi mo sa mga hakbang ng Russia at mga kaalyado nitong bansa? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video. I-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.